Dear DJ Joseph and DJ SKYE, normally, people write to ask for advice. But for me, I just wanted to share my story to everyone and I hope that they can learn something from it. Call me Michael, an architect here in the US. I have been here for almost 2 decades, but I still do visit the Philippines once or twice a year. I am single, and I think hindi na ako magkakaroon ng iba pang mahal. My story started when I was still in my elementary days. I had a best friend, si Megan. We live in the same subdivision, go to the same school, at magka-service pa. So clearly, we're inseparable. Our parents are friends too. So even in weekend, we would see each other. Naging ganyan kami hanggang high school. Oftentimes, napapagkamalan kaming mag-boyfriend and girlfriend. At para kay Megan, it was a joke. Pero for me, ramdam na ramdam ko pag tinutukso kami sa isa't isa. Bata pa lang kami, I already had a big crush on her. Pero hindi niya alam yan. Hindi rin naman kasi ako halata dahil maski na gaano kalaki ang crush ko sa kanya, sometimes I still decline some favors that she asks from me sometimes. Back in high school, mas lalo pa kaming naging close sa isa't isa because of group studies, projects, and extracurricular activities. And those were the times na little by little, mas lalo akong nai-inlove kay Megan. Siguro, hindi man kami, I can say na we have some mutual understanding na sa isa't isa. Kilos pa lang ng mata, nakakaintindihan na kami. Pag may sakit ang isa, a-absent ang isa para may mag-alaga. Yes, DJs, ganyan kami ka-close. Sabi ng mga kaibigan ko, magtapat na daw ako at manligaw. Hindi naman sa nagiging torpe ako. Pero I just don't want things to change. Well, if it will change, mas gusto ko yung for the better and not for the worst. At baka pag nalaman niya, maging wall pa ang pagtatapat ko sa maganda naming pagkakaibigan. Girl, tell me only this, that I have your heart. For always and you want me by your side, whispering the words, I'll always love you. And forever love will last.
with me. During the night that we would just talk, nabanggit minsan sa akin ni Megan na someday, she wanted to have a partner in life na architect. Someone who would design their dream house where she and her family would live. Nabanggit pa niya na she wanted to travel, DJ Joe and Sky. Kaya lahat ng mga sinabi niya sa akin noon, tinandaan ko. And right after graduating from high school with flying colors, tinanong ako ng parents ko kung anong gusto kong kunin sa college. At hindi ako nagdalawang isip na sabihing, architecture. College days were a bit lonely since magkaiba kami ng school ni Megan. And the more it became lonely when my family had to migrate sa US. And I must go and continue my studies there. It was hard saying goodbye to Megan. Pero while our tears are falling in that moment, I said to her na babalik ako. Bibisitahin ko siya. And after my graduation, may sorpresa ako sa kanya. Nung nasa States na ako, the only means of communication we had was through phone calls. Hindi pa uso ang mga social networks noon, kaya limited. We would write to each other, emails and mail, pero it wasn't like today. So eventually, we lost track of each other. A few years had passed, and dahil na rin sa constraints and expenses namin sa US, hindi ko natupad ang pangako ko kay Megan na bibisitahin ko siya at uuwi once in a while. But I still had another promise na for sure, hindi ko hahayaang mapako na lang. The big day arrived. I graduated from architecture at isa na akong matatawag na architect. I was planning my comeback sa Pilipinas para dito na magtrabaho at magtapat na kay Megan. But the week before I was about to come back, a sad news shocked me. Nasa ospital si Megan at 50-50 na ang chance niya for survival. As soon as I landed sa airport, sa ospital na ako agad dumiretso. And seeing her made my tears fall down. Sobrang payat na ni Megan, ni halos hindi na siya makagalaw. I asked her kung kilala pa niya ako, and pabulong siyang sumagot na, "Siyempre, ikaw si Michael, ang best friend ko." DJ Joe and Sky, hindi naging hadlang sa akin ang kalagayan ni Megan. I told her na all these years I was so in love with her, and I pursued architecture. Para pag dumating yung time na magtatapat ako sa kanya, na all these years, she inspired me to be what I am today. At sa akala kong magugulat siya, ako ang ginulat niya nang sinabi niyang, "Hindi mo lang alam kung gaano din ako ka-inlove sa'yo. Kaya nga hinintay kita at hindi ako nagpaligaw at nagka-boyfriend." That night was a mix of happiness and sadness. Dahil nang ipinagtapat sa akin ng mami ni Megan ang sakit niya, she had a very little chance of living. Hindi pa man natatapos ang araw na yon, Megan died. I really don't know how to feel that time. I was hurt, angry with myself of not telling her earlier, and saddened as if I have lost a big part of me. A month after Megan's death, I went back to the States and pursued my degree there. And every house I make, it always reminded me of my first and only love, Megan. Yearly, I always make it a point to go home and visit Megan's family at pati na rin ang resting place niya. I hope if your listeners are in the same position as mine, huwag niyo nang hayaan o itago ang pagmamahal niyo. Lalo na nakakasigurado kayo na tunay ang pagmamahal na nararamdaman nyo. Baka matulad pa kayo sa akin, na kung sinabi ko lang siguro ng maaga, we had spent more quality time together. Thank you for reading my letter. And thank you for having a program like this, who, like me na nasa ibang bansa,
ay nakakapakinig at nakakapagpaalaala ng mga masasayang moments namin ngayon. Saying goodbye wasn't easy to do. After all that we've been through, I can get by with all these things in my head. I'm trying to understand. Hear my heart beating over and over. For your love is the one thing that I can't let go. Only yours till the end of time.